Pinoy sa Ibayong Dagat, UNTV News Worldwide. Balitang mahalaga at kailangan mong malaman sa labas ng bansa, UNTV News Worldwide. Sama-sama tayong makibalita sa mga pangyayari sa iba't ibang panig ng buong mundo. Ito ang UNTV News Worldwide. Oy, hello, hello, hello sa lahat ng ating mga kasambahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa inyo, Bert at Sunny, ganun din sa ating mga kasamang global correspondent. Ang oras na po natin, isang minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Yes, good morning sa Pilipinas at good morning din dyan sa inyo sa Middle East, Bert. Dito naman sa lugar namin ni Noel, magandang gabi sa lahat ng mga nasa Western Hemisphere. Yes, hello Noel, Sunny, magandang araw sa inyo at syempre sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Ngayon ay araw ng Miyerkules, September 14, 2022. Mula sa Toronto, Canada, ako si Noel Poliarco. Mula sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako naman si Bert Cerudo. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, UNTV News Worldwide, sa ating Global Headlines. COVID-19 surge sa Ukraine, inaasahan ng WHO sa Oktubre. Neurological complications ng enterovirus sa mga bata ibinabala ng US CDC. Paglalagay ng antas sa heat wave gagawin sa California, USA. Charles III bumisita sa Northern Ireland sa unang pagkakataon bilang hari. OFW deployment ban sa Kingdom of Saudi Arabia aalisin na ng Pilipinas. At Pilipinas, itinanghal na leading beach and dive destination sa Asia. Una sa ating mga umaatikabong balita. Naniniwala ang World Health Organization na sa Oktubre ang peak ng COVID-19 surge sa Ukraine. Pinangangambahang maabot ng mga ospital ang capacity threshold nito ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nababahala rin ang WHO sa magiging kakulangan sa supply ng oxygen dahil sa mayorya ng supply sources na sa lugar ng bakbakan sa Ukraine. Kailangan ng oxygen sa mga pasyenteng may iba't ibang medical conditions, kabilang na ang COVID-19 at iba pang matitinding karamdaman. Lubhang nakakaapekto sa healthcare ng Ukraine ang pag-atake ng Russia. Kinumpirma ng WHO ang mahigit 500 pag-atake sa health infrastructure kung saan nasa 100 ang nasawi. Samantala, posible ring kumalat ang polio dahil sa nagpapatuloy na giyera. We're now seeing an increase in cases of COVID-19 in Ukraine. We project that transmission could peak in early October, and hospitals could approach their capacity threshold. Oxygen shortages are predicted because major supply sources are in occupied parts of the country. Maaari nang magpabakuna ng bivalent COVID-19 booster shots ang mga taong edad 18 pataas sa Ontario, Canada. Sisimulan ito sa katapusan ng buwan ng Setyembre. Ito ang umatikabong balita ni Orlin Quijano live.
sa kasalukuyan eligible na sa bivalent COVID-19 booster shot ang vulnerable Ontarians edad 18 pataas. Maaari na silang magpabook ng appointment upang makapagturok ng bivalent vaccine. Sa September 26 naman, palalawakin ang vaccine eligibility sa lahat ng Ontarians. Ang bivalent COVID-19 booster shot ay isang adapted version ng original Moderna mRNA vaccine. Parehas na tinatarget nito ang original strain ng COVID-19 at ng Omicron variant. Ayon sa mga eksperto, maaaring makatanggap ng bivalent booster shot at least 6 buwan pagkatapos ng last dose. Oralyn Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng babala ang US Centers for Disease Control and Prevention tungkol sa respiratory illness na maaaring humantong sa mga bihira ngunit malubhang neurological complications sa mga bata, particular na ang pediatric cases ng enterovirus. Mula sa Los Angeles, USA, may umatikabong balita si Klein Sinka live. Hello Klein, magandang araw sa iyo. Ano ba ang maaaring kahantungan ng infeksyon ng enterovirus? Magandang araw, Bert. Nakita ng pagtaas sa pediatric cases ng enterovirus EVD68 ang mga ospital sa healthcare at healthcare providers dito sa Estados Unidos ngayong taon. Karaniwang mild ang mga sintomas at kahawig ng karaniwang sipo ng sakit. Gayunpaman, ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, ang mga impeksyon sa EVD68 ay maaaring humantong sa acute flaccid myelitis o AFM, isang neurological disorder na nagdudulot ng paglaylay ng mukha, kahirapan sa paglunok at panghihina sa mga braso o binti. Inilabas ng CDC ang babala sa isang advisory ng Health Alert Network na nagsasabing malaki ang itinaas sa bilang ng mga bata na nagpositibo para sa EVD68 ngayong 2022. Ayon sa datos na nakuha mula sa Vaccine Surveillance Network, mas maraming kaso ang naitala noong Hulyo at Agosto ng taong ito kumpara sa parehong yugto ng panahon sa 2021, 2020, 2019 at 2018. Balik sa iyo, Bert. Oh, Klein, ano-ano pa ba ang mga sintomas ng enterovirus EBD68 na yan? Oh, Bert, ang ilan sa mga sintomas na ito ay lagnat, sipon, ubo at panakit ng katawan. Ang mga may hika naman ay makararanas ng hirap sa kanilang paghinga. At ayon sa CDC, Bert, kahit ang mga sintomas ay katulad lang sa karaniwang sipon, ay mag-ingat pa rin dahil kung infected ay maaaring mas lumala pa ito. Bert. Oo, doble-doble ingat, lalo na sa mga bata. Ano? Sige, salamat, Klein Sinka. Mula sa Los Angeles, California, USA, na ang unang confirmed case ng enterovirus sa mga bata ay naitala noong October 2014. Patuloy na binabaha ang iba't ibang bahagi ng Bangkok, Thailand dahil rin ito sa walang tigil na pagbuhos ng ulan sa Kapitolyo. Ito ang umaatikabong balita ni Rowena Diaz. Malakas na ulan, baha at trapiko ang kinakaharap ngayon ng mga mamamayan sa Bangkok, Thailand, dulot ng monsoon na nagmula sa Andaman Sea. Nagdala ang patuloy na pagbuhos ng ulan ng mula 3 cm hanggang 24 cm na pagbaha sa iba't ibang panig ng Bangkok mula Lunes ng gabi hanggang Martes ng gabi. Patuloy namang nagtitiis ang mga mamamayan dahil sa matinding traffic na nararanasan sa Bangkok. Kaya ang ilang establishmento gaya ng mga paaralan nagsasara ng maaga upang makauwi agad ang mga staff at guro nito. Ibinahagi naman ng isa nating kababayan ang kanyang mga ginagawang paghahanda upang maiwasan ang traffic at baha sa Bangkok. Paiwas sa baha, naghahanap talaga ako ng madaraanan na hindi gaanong baha patungo sa aking pinagtatrabahuan. Kaya kahit medyo malayo, ay ayos lang. Basta hindi ako ma-stuck sa baha at traffic. Ayon kay Interior Minister Anupong Paujinda, mayroong special water management ang Bangkok kung saan inililihis ang tubig mula sa probinsya upang maiwasan ang lubang pagbaha sa Kapitolyo. Tiniyak din ni Mr. Anupong, may kapasidad pa ring tumanggap ang mga reservoir sa Thailand
Kaya aniya, under control ng pamahalaan ang sitwasyon ng pagbaha sa iba't ibang lugar ng bansa. Rowena Diaz, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing na mapanganib sa kalusugan ang usok na nanggagaling sa mosquito fire sa California, USA. Ang wildfire ang itinuturing na pinakamalaking sunog sa estado at 16% pa lamang ang naapula ng mga bombero. Ito ang matikabong balita ni Abby Valdez. Mananatili sa Stage 2 emergency episode sa loob ng 48 oras ang Reno Sparks area sa Nevada, USA. Ito ay dahil sa patuloy na lumalala ang kalidad ng hangin, bunsod ng mosquito fire sa Sierra Nevada Mountains. Kita sa time-lapse video ng National Weather Service sa Reno, Nevada ang epekto ng uso. Itinataas ang Stage 2 emergency episode kung inaasahang titindi ang air quality index ng higit sa 24-hour average. September 6 pa na mag-umpisang manalasa ang mosquito fire. Sa huling datos ng California Fire, umabot na ang lawak ng apoy sa 48,700 acres at 16% na ang contained ng mga bombero. Samantala, mahigit na sa 90 ang active large wildland fires sa buong Amerika at halos 782,000 acres na ang apektado nito. Karamihan sa mga ito ay nasa northwestern states batay sa National Interagency Fire Center. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaroon na ng kategorya ang heat wave sa California, USA, batay sa tindinto gaya ng bagyo at iba pang pang-extreme weather events. Ito ay matapos pirmahan ni Governor Gavin Newsom ang bagong batas kasunod ng pinakamalalang heat wave na naranasan sa estado noong Biyernes. Naglalayo ng batas na gumawa ng Extreme Heat Ranking System bago mag-January 1, 2025. Kung may sasakotuparan ito, ang kauna-unahang ranking system kaugnay ng heat waves. Naipattern ang paraang ito sa ginagawa ng National Oceanic and Atmospheric Administration sa mga hurricane at tropical storm na dumadaan sa bansa. Isang halimbawa na lang, ang Category 1 ang pinakamahina at ang Category 5 ang pinakamalakas. Pinuri naman ni Insurance Commissioner Ricardo Lara ang ginawang hakbang ng California Governor dahil sa maraming buhay ang may sasalba at magiging mas handa ang mga komunidad sa pagharap sa heat wave. Isa sa 4 na batas na nilagdaan ni Governor Newsom ang Ranking System Bill. Ang pangalawa ay ang pagkakaroon ng Advisory Committee upang pag-aralan ang epekto ng heat wave sa ekonomiya ng California at ng mismong estado. Meron ding batas tungkol sa pagsasaliksik ng Department of Health sa epekto ng heat wave sa mga buntis at ang huli ay ang maayos na paraan ng pagpondo sa mga climate change adaptation program. Bumisita si Charles III sa Northern Ireland sa kauna-unahang pagkakataon na bilang hari. Bahagi ito ng pagbiyahe ng hari sa 4 na bansa ng United Kingdom bago ang state funeral ng inang si Queen Elizabeth II sa September 19. Dumating ang 73 taong gulang na head of state mula sa Belfast, mula sa Edinburgh, Scotland, kung saan humimpil ng 24 na oras ang coffin ng late queen sa St. Giles Cathedral. Pinilahan ng libo-libong royal supporters ang labi ng reyna sa historical cathedral upang magbigay galang sa huling pagkakataon. Samantala, nasa Buckingham Palace na ang mga labi ni Queen Elizabeth II at nakatakda itong dalhin sa Houses of Parliament para sa 4 na araw na lying in state bago ang funeral sa Lunes.
Nagpaalala ang Philippine Consulate General sa Macau Special Administrative Region na ipinagbabawal ang pagsasangla ng pasaporte. Samantala, magsasagawa naman ng embassy briefing at post-arrival orientation seminar para sa mga kababayang caregivers na bagong dating sa Israel. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up mga kababayan? Muling naglabas ng abiso ang Philippine Consulate General sa Macau para sa mga kababayan na ipinagbabawal ang pagsasangla ng passport at paggamit nito bilang kolateral. May kaukulang parusa ang sinumang mahuhuling magsasangla o kasabwat sa gawain ito. Itinuturing ding invalid ayon sa batas ang nakasanglang passport at nararapat cancelin at ibalik sa Department of Foreign Affairs. Magkakaroon naman ng embassy briefing at post-arrival orientation seminar para sa mga kababayang caregivers na bagong dating sa Israel. Gaganapin ito sa September 18, 2022, alas 3 ng hapon via Zoom. Sa mga kababayang nais dumalo, bumisita lamang sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/phinisrael para sa login details. Magsasagawa naman ng Philippine Consular Outreach Mission sa Okayama, Japan sa September 24, 2022. Magtungo lamang sa official website ng Philippine Consulate General sa Osaka sa www.osakapcg.pfa.gov.ph para sa online passport appointment. Magsasagawa rin ng Consular Outreach Mission sa Ho Chi Minh City sa Vietnam sa September 24 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at September 25 mula naman alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng hapon. Maaaring mag-book ng appointment ang mga passport applicants sa www.passport.gov.ph. Hindi naman kinakailangan ng appointment para sa passport releasing, SPA, affidavits at civil registry services. Samantala, magkakaroon naman ng art exhibit ng Philippine Consulate General sa Calgary na may temang alaala kung saan itatampok ang artworks ng mga kababayang sina Pepito Escalar at Patrick Fernandez. Ang two-man exhibit na ito ay open to the public mula September 23 hanggang October 19, 2022. At yan muna ang latest mga kababayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aalisin na ng Pilipinas ang deployment ban ng overseas Filipino workers sa Kingdom of Saudi Arabia o KSA simula November 7, 2022. Ibig sabihin ito, muli nang makapag-e-employ ng OFW sa Saudi Arabia. Kasunod dito ng ginawang pag-uusap sa pagitan ng Philippine at Saudi officials sa pangungunan ni Migrant Workers Secretary Susan Tutz Ople at Minister for Human Resources and Social Development Minister Ahmad bin Sulaiman Al-Raji. Nagkasundo ang dalawang bansa na paiigtingin ang mga hakbang upang matiyak ang angkop sa pamantayan at produktibong pag-eempleyo ng mga OFWs, gayon din ang pangangalaga sa karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Samantala, pupunungin din ng Department of Migrant Workers ang recruitment agencies sa bansa at paiigtingin ang koordinasyon sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ito ay upang matiyak na sapat ang kasanayan ng ipapadalang domestic workers sa Saudi Arabia. Taong 2021, nang magpatupad ng deployment ban sa KSA ang dating Administrasyong Duterte dahil sa mga kaso ng pang-aabuso sa mga Pinay household helpers. Samantala, inilunsad ng Philippine Consulate General sa Sydney, Australia, ang It's More Fun in the Philippines bus advertisement nito. Ito ay upang isulong ang turismo sa ating bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Aisel Kalisip. It's more fun in the Philippines, it's more fun with you. Yan ang tagline ng bagong bus advertisement na inilabas ng Philippine Tourism sa Sydney, Australia. Makikita sa promosyon na ito ang Chocolate Hill sa Bohol na isa sa ating likasyaman at natural wonders sa Asia. Ayon sa pahayag ng Philippine Tourism in Australia, adhikain ito na maipasilip sa Sydney Siders ang angking kagandahan ng bansang Pilipinas.
Dagdag pa rito ang iba pang impormasyon ukol sa pagbisita sa Pilipinas, mga things to do at where to go na makikita sa website ng Tourism Philippines. Natuwa naman ang ilang kababayan na naipakikilala ang Pilipinas abroad. Ako ay isang bakasyonista dito sa Australia at masasabi ko na ang pinalabas na advertisement promoting Philippines tourism na it's more fun in the Philippines ay magandang idea para lalong makilala ang Pilipinas at dadami ang turista na pupunta sa Pilipinas. Siyempre nakakatuwa na mayroong ganitong initiative yung Philippine Tourism dito sa Sydney kasi nabibida yung tourist destinations na meron tayo sa Philippines and mahihikayat yung Aussie and other nationalities na bumibisita dito sa Sydney na pumunta naman sa Philippines kasi madaming magandang places sa atin. Ayon sa survey, nananatili pa rin nasa top 10 friendliest countries in the world ang Pilipinas. Hazel Kaisip, UNTV News and Rescue Australia, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hoy, talagang it's more fun in the Philippines sa larangan ng turismo dahil muling kinilala sa 29th World Travel Awards ang Pilipinas. Itinanghal ang bansa na leading beach at dive destination sa Asia. Ito ang umatika pong balita ni Jane Robles. Wagi ang Pilipinas sa dalawang Asian category sa 29th World Travel Awards. Muling nasungkit ng bansa ang Asia's leading beach and dive destination ngayong taon. Nahakot ng bansa ang back-to-back win sa World Travel Awards na kumikilala sa pinakamagagandang destinasyon sa travel at tourism industry. Pang-anim na pagkakataon ng nanalo ang bansa bilang best beach destination sa Asia ng World Travel Awards. Pang-apat na beses namang nasungkit ng bansa ang Dive Destination Award. Samantala, muling nakuha ng Intramuros ang titulo bilang Asia's leading tourist attraction. Sa pahayag ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, binigyang diin nito na isang magandang bansa ang Pilipinas. At ang pagkilala ng World Travel Awards ay pagpapatunay sa sakripisyo ng lahat ng tourism stakeholders at workers sa gitna ng pandemya. Jane Robles, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun, syempre, eto na, ang hindi natin makakalimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Noel, pwede bang bumati? Pwedeng pwede! Narito ang pagbati mula sa ating kababayan. Hello po, ako po si Neo from Toronto, Canada po. Binabati ko po yung aking pinsan sa Pinas po, nakaka-graduate lang po ng nursing. Hi Maris! Binabati ko rin po yung aking mga kaibigan po sa Palitaran po. Salamat po! Yon at ako naman, happy birthday po kay Ate Ranza Malyari. Yan, hello po at ganun din po sa inyong isang bahayan, kila Kuya Josel at sa inyo pong pamilya po. Ingatan sanang palagi ng Panginoon. Ganun din na belated happy birthday din kay Danielin Manikis dito sa Brampton, Canada. At hello po kay Nanay Nieves Yaya, kay Nanay Rosario, kay Nanay Fe Orendain, kay Madel and Abong Garcia, ganun din kay Aileen and Jess Torres. Hello din kay Vivian Muneda, Ireneo Shamiso, mga lagi natin nakikita ang nakaabang sa atin, sila Elena Yang, Daniel Valdez at Brett Reyes. Ganun din kay Jade Repolona. Hello sa inyo po. Ayun, Sunny? Oh, siyempre, babati na rin ako sa lahat ng mga binati mo, Noel. At siyempre, binabati natin yung mga lagi nang nanonood sa atin sa UNTV, Channel 37, araw-araw. At nga nakikinig sa Radyo La Verdad 350 sa buong Pilipinas. Ganun din yung mga binati mo kanina sa ating mga social media, Noel, na lagi nakatutok sa atin bawat araw. Nandiyan si Roma Ubaldo, Repolona Family, lagi silang nandiyan. Si Leandro Aquino, si Master Roy Christian Torres, si JC Yama, Brett Reyes. At binabati ko na rin yung mga nakasama natin sa Couples Kumustahan last Saturday, Noel, sa Conception Couple, Liam Couple, Bergunio Couple, si Brett
si Brother Efren and Sis Lorna, si ang Cortez couple, sila Brother Rainier and Sis Queenie, at happy Sabbath din kila Brad Van Barroso and Sis Lorna Mondero diyan sa lugar niyo, Noel. At happy birthday sa best friend kong si Gracie, happy birthday din sana kong si Caleb, at syempre happy birthday kay Ate Ransa Malyari. At ganun din, binabati natin ng isa sa ating mga avid viewer na si Alan Erfe sa Perth, Western Australia. Bert, go ahead. Ayun, siyempre, ano, happy birthday kay Sis Ransa. At hello na rin kay Brad Josel and family. Hello kay Apong Mading at kay Darang Aida dyan sa Pilipinas. At yung mga kaibigan natin dito sa Pujaira, si Sarah and Brad Andrew, Hans and Cedric, Sis Erica, Brad Dennis, Joshua, Jonathan, Sis Bungie, Sis Carmela. Samahan nawa po kayo ng Panginoon. At sa ating mga regular na taga-subaybay, Noel and Sunny, nandyan sila palagi. Sa Facebook, ano, Vivian Moneda, Mike Ripolona, Aldeca Niweram, Melinda Javier, Shelly Delieva, Anel Mazamora, Corazon Aliena, and Nonette Blas. Hello kay Siste, sa aking mahal na asawa, sa aking mga anak, sa aking apo na si Jan and Anna, sa aking nanay at tatay dyan sa Pilipinas, at sa aking mga kapatid, Kuya Ronnie, Kuya Jerry, Greg Jr., Dan at Tonto. Well, oh, yun. At yung mga taga-Kalyong Pogi, lagi mo sinashoutout. Oo, oh, chef. Di ba? Ayan, yung balita natin kanina, parang, oh nga, speaking of Pilipinas, di ba, parang inviting talaga, nakaka-miss yung mga lugar na ipinakita at nasilaya natin kanina. At yun nga, ewan ko, kailan ka ba huling nakauwi sa Pilipinas, Sunny? Ako agad na tinanong mo, 14 years na ako dito, hindi pa ako nakaka-uwi. Namimiss ko na nga ang Pilipinas talaga, syempre. Ibang-iba ang ating bayang sinilangan. Magamat ang weather dito kasi, Bert and Noel sa LA, mas familiar, parang Pilipinas din, ano? Most of the year. Pero syempre, iba pa rin yung simoy ng hangin sa atin sa Pilipinas . Pati yung pollution, di ba, yung amoy dito, di ba rin amoy sa Pilipinas. At nakaka-miss yung mga ano, yung mga beach natin kasi kagaya na nabanggit kanina Noel and Bert, ano, na tanghal muli ang Pilipinas bilang beach and dive destination ngayong taon. Ay nakakatuwa yun dahil totoo yan. Wala namang bias aside, pero mas maganda talaga ang mga beach area sa Pilipinas kesa dito sa kabuuan ng US. May mga ganda ring mga area ng beach sa US, pero syempre siguro archipelago kasi ang Pilipinas at marami tayong mas offering lalo na pagdating sa mga diving, Bert. Diyan ba sa lugar niyo, Bert? Kamusta ba rin ang turismo diyan sa Middle East? Oh, dito kasi sa Dubai, yan talaga ang pinapaigting dito ng pamahalaan sa tourism. Kasi dito sa Dubai, wala na dito ang langis . Ang maraming langis nasa Abu Dhabi. So dito talagang pinuporsige nila yung tourism industry. At gaya ng nabanggit mo kanina, matagal na rin ako hindi nakaka-uwi. At marami akong mga nakakausap dito, minsan mga lokal, na binibida nila ang pinakamagandang beach sa Pilipinas. Pupunta sila ng Pilipinas para talagang ma-enjoy nila ang ganda ng Pilipinas. Kaya talagang the best ang Pilipinas. Ayun, well. Oh, dito kasi sa amin din may mga beach pero mostly mga kasi wala yung tubig alat. Pero kasi may mga napuntahan na rin tayong mga lugar na mga beach destination, pero iba talaga ang Pilipinas. Kaya yan, nakakamiss din. Ikaw pala, Sunny, 14 years, medyo matagal na. Ako naman, kailan lang din. Kaya, pero namimiss ko na agad na umuwi sa Pilipinas. At kinukwento ko nga din, hindi lang din sa mga beaches, kundi kahit yung mga mall sa Pilipinas, ibang-iba kaysa sa mga mall na makikita mo rito. Kumbaga parang pwede kang bumalik-balik at isa sa mga mamimiss mong lugar. Pero nandiyan na rin yung ating kasama sa Pilipinas. Makibalita din tayo, Kamustahin natin. Nandiyan na si Amigo Sherwin. Hello, Amigo. Kamusta? Kamusta ba? Good morning dyan. Ano ang ating mga aabangang humahataw na mga balita ninyo? Yes, good morning, Noel, Bert at Sunny. Oy, narinig ko yung usapan nyo, yung matagal na pala si Sunny hindi nakaka-uwi ng Pilipinas. 14 years, napakatagal na. Wala pa bang plano kung kailan uuwi para yung mga namimiss yung lugar, mapuntahan na? Wala pa rin. Wala pa, amigo. Wala pa. Pero yung mall din, namimiss ko rin mga mall sa Pilipinas. Totoo yun, amigo. Ang mga mall kasi sa US din, wala, bland . Iba pa rin yung mga mall dyan sa atin.
Oo, at naku, eh marami na. Dahil 14 years ka nang hindi nakaka-uwi, na napakarami ng mga mall dito. Naglalaki ang mga mall. Pero sa mga abangang balita ng ating mga kababayan, kahapon kasi birthday ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., nasa 371 na mga persons deprived of liberty o PDL yung pinalaya ng Bureau of Correction, at meron pang nasa 300 na mapapalaya bago matapos ang taon. Kaya good news ito para dun sa mga mahal sa buhay at ng mga kababayan nating PDL na nasa mga piitan ng tao na makalaya na bago matapos itong taong 2022. Ayan. Noel. Oh, magandang balita 'yan, amigo, no? At ganun din dito sa lugar namin, ay kanina lang nga nag-anunsyo rin si Prime Minister Justin Trudeau na itong darating din na Lunes dito sa amin na September 19 ay 'yan yung National Day of Mourning para naman diyan sa ano rin pag-observe din ano sa funeral ni Queen Elizabeth II. At ganun din, meron din siyang inanunsyo kasi ng mga ayuda pa na gagawin para naman doon sa mga pamilya ng mga low income ano, families na matulungan din doon sa mga kinakaharap ngayon ng mga suliranin o mga problema din dahil nga sa patuloy na pagtaas din ng mga presyo ng mga bilihin at yung mga cost of living sa kabuuan. Kaya napakagandang balita rin sa maging sa mga kababayan din natin dito. Sa inyo, Sunny. Sa buong Amerika, nabanggit mo rin lang naman, Noel, yung ano no, yung National Day of Mourning sa Canada. Pagamat ang US, amigo, hindi naman kami part ng Commonwealth of Nations ng United Kingdom ano, pero may affinity ang United States pagdating sa royal sa monarchy ng United Kingdom. Kaya balitang balita pa rin dito ang nangyari diyan sa United Kingdom at syempre ang mga mamamayan ng Amerika, at balita nga rin dito na pupunta si US President Joe Biden para makiramay sa funeral ng namayapang Queen Elizabeth ng United Kingdom. At patungkol naman sa mga balita rito sa Amerika, kanina nabalita kasi natin, amigo, yung patungkol dito sa heat wave na naranasan ng California last week. Pero tuloy-tuloy pa rin yung heat wave sa iba't ibang area namin dito, amigo, sa United States. At bukod dyan sa heat wave, siyempre, nagsisimula na rin naming maranasan ang mga wildfires kaya na nabalita kanina. Sa buong US, sa Western United States, amigo Noel at Bert, ay dumadami na yung mga bilang ng mga wildfires na nararanasan dito. At tumitindi rin siya dahil dati-rati nasa mga kabundukan lang ito. At ngayong taon na ito, inaasahan natin na ang mga wildfires ay lalapit din sa mga communities gaya ng mga nakalipas na taon. Ito lang nakalipas na buwan ay dito lang sa northern part ng LA. Malaking syudad dito sa northern part ng LA ay napuwersang lumikas dahil sa nangyaring wildfire sa Castaic area ng northern LA, Bert. Oh, Noel at Sunny, amigo, no? Dito rin sa UAE nakikisa sa pagkamatay ng Queen Elizabeth II sa national mourning na yan. Tsaka dito yung talaga yung sa yung flag naka half mast sa lahat ng government entities dito para sa pakikiramay din sa pagkamatay ng Queen Elizabeth II. But mababas, makikita natin 96 na siya, no? Talagang pinagkalooban din siya ng mahabang buhay. At alam naman natin na ang Diyos na nagbibigay ng lakas, no? Kaya at pinanganak siya 1926 pa eh. Pero biro mo 2022 nag-exist pa siya. Kaya talagang kumbaga bonus na 'yan. Ayun, Sunny. Oo, amen to that talaga. Talagang Diyos na nabibigay ng kalakasan at buhay sa ating lahat. At aabangan natin, amigo, ang iba pang mga humahataw na balita ninyo sa buong panig ng Pilipinas. Salamat, amigo Sherwin, at sa ating mga correspondents na nakasama natin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood din po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At
At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of James chapter 3 verse 13. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works with meekness and of wisdom. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos. Nagsisilbing gabay ng bawat isa sa atin. At sa ating mga kasambahay, lagi po nating lakipan ng panalangin ang ating bawat paggawa. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, September 14, 2022. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Dubai United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako naman si Sanicos. At mula naman sa Toronto, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.